Ayan, at gumagawa na si Chef Ralph ng apoy. Ang galing talagang gumawa ni Chef Ralph ng apoy, oh. Ayan, at meron na tayong apoy. Paiinitin lang natin ang ating kawali. Alam nyo kasi mga kabarks, mas masarap magluto sa kahoy kasi yung lasa talaga lumalabas yun. At ito naman yung mga simple ingredients natin para sa ating adubong itik na pinatuyo natin sa tomato sauce. Ayan, at malakas ang apoy na ginawa ni Chef Ralph. So, maglalagay na tayo ng mantika at umpisa na nating mag-gisa. Unahin natin yung bawang. Nakikita niyo mga kabark, sa buo lang yung bawang namin, hindi namin pinisa. Ayan, papupulahin natin yan. Haluin na natin ng konti, pupula na yan kasi nga mainit na masyado yung kawali natin. At syempre, isusunod natin dyan yung ating onions o sibuyas. Ako, ang sarap ng amoy. Ang sarap ng pulutan itong itik. Ayan, at namumula na yung bawang at sibuyas natin. Kaya, kailangan na nating ilagay ang ating itik. Ang itik na ito mga kabarks ay malambot na ito kasi nga nilaga namin yan, pinakuluan ng isang beses. At saka bata pa yung itik na ito kaya hindi makuman. So kaunting hagod lang, maluluto na talaga ito. Kaya nagigisa lang natin yan sa sarili niyang mantika at mamaya-maya lang ng konti ay magju-juicy yan. Yun ang magluluto sa kanya. Yung mismong sabaw niya. Nilagyan natin ng kaunting asin. Naku, ang sarap nito. Ang sarap na pulutan ito. Ito na at namumula na siya. Talagang naamoy ko na yung masarap na aroma niya. Oh. Ilalagay na natin yung siling mahaba natin. Ayan. Huwag nating damihan kasi nga yung iba ayaw ng masyadong maanghang. So yung tamang-tama lang. Haluin na naman uli natin. Naku, ang sarap po. Oh. Ito at nilagyan din natin ng green peas. Naku, ang sarap talaga nito. Oh. At yung pang-finale natin na native vinegar o native na suka na galing talaga sa sabaw ng niyog. At saka natin ilagay ang ating tomato sauce para sa main ingredients ng ating spicy adobong itik na pinatuyo sa tomato sauce. Naku, mga kabarks, ang sarap talaga. Oh. Ang sarap ng sunggabat. Kaya haluin na natin at yung suka dyan at saka yung tomato sauce manunuot talaga sa laman ng itik. Naku, sigurado kong napakasarap ng menu na to. At syempre naman kasama ko dito si Chef Ralph, yung ating cook for today. At ito na yung pinali natin, yung pineapple chunks. Pagkalagay natin, hayaan na natin ng mga 3 minuto at pwede na nating ihain yan mga kabarks. Kasi nga pala, nandito kami sa farm ng kaibigan naming si Rudolph. No? Ang dami niyang mga livestock dito kaya yung itik na to ay dito rin naming kinuha. Ayan, at luto na talaga to. Pwedeng pwede na sa pulutan.
At ito na ang ating spicy adobong itik na pinatuyo sa tomato sauce, mga kabarks, Ilunggo style. At syempre naman, maraming salamat sa panunood, mga kabarks. Huwag nyo lang kalimutang mag-like, subscribe at mag-iwan ng comment sa aking comment box. I love you all, mga kabarks!